Scientific ways of propagating trees and fruit-bearing trees. There are several ways of propagating trees. Propagating trees is usually done to ensure good quality breed of tree that will produce good harvest. Following are some of the common ways of propagating trees. Marcotting. This is the simplest method of propagating plants, usually done during rainy season. This method is commonly used in fruit-bearing trees like mango, santal, chico, and pomelo. It is also used in ornamental plants that are difficult to grow. In this method, the mature branch of the plant is induced to root while it is still growing on the mother plant before it is cut and transferred as a new plant. The rooting media is kept moist to encourage root formation. Budding. This method of plant propagation is used to improve the kind and quality of trees and plants. Budding is done by transferring the lateral bud from the scion to the stalk of the same family of plants. The bud is inserted into shoot, which is 1 to 3 centimeters in diameter. Grafting. In this method, a new plant is grown by inserting a scion into the rootstock so that they will form a union and grow together. The scion and rootstock should come from the same species or family. This should be compatible for them to grow permanently. Enarching. In this method of propagation, the scion is made to unite with the rootstock while growing on their own root system. Enarching is usually done on branches where the scion stem and the rootstock are the same size. Layering is a method of asexual propagation in which a stem is made to produce roots while still attached to the parent plant. The parent plant provides the new plant with water and nutrients while the roots are forming. Layering can be used for plants that are difficult to propagate using other methods. Seedling po natin, bago natin madugtungan, paabutin po natin ng mga 6 to 8 months po. Ganito na po siya kalaki after 6 to 8 months. Ngayon po, sa seedling, abutin po siya ng 10 years bago mamumunga. Kaya, ang gagawin po natin ngayon ay dudugtungan natin at natawag na clip grafting. Ayun po, ang ating pandugtong po ay nanggagaling ito sa mother plant na certified varieties. Ngayon po, dalawang klase ang ating pandugtong. Yung isa nga po ay dormant. Ito po ay hindi pwede natin idugtong kasi dormant na po ito. Naging dormant po ito dahil sa noong last 4 months po ay namunga ito. Kaya ang dulo po nito ay naging dormant. Ito po. Ngayon, ang piliin po natin, ito po ang active na sayon. Ito po yung ating idudugtong. Ang sayon na ito po ay maaring maidugtong sa loob ng 3 araw. Kung ito po ay ibabalot natin sa isang basahan na pinigaan po. Ngayon po ito, idudugtong natin dito sa bandang ano po ito. Na kulay green pa po ang kanyang stem. Paslant po ang pagano dyan. Pagpunong, ganito rin po sa kabila. At yung ating idudugtong po ay tatapyasan natin. Magkabila po ang pagtapyas. Ang ating pagtapyas po ay kailangan manipis na manipis po siya. Ito po may haba na 1 inch po. Kailangan po pantay po siya dyan. Ngayon po, itong seedling natin ay hatiin natin ito. Yung pinutulan. Ito na po ang sayon na galing sa certified mother trees. Po, pag nadugtungan siya, itatalian po natin yon. Ang mahigpit na higpit po para hindi siya mapasok ng tubig pag nagdilig po tayo. Yan, hanggang itas po ang ating pagtatali po. Tapos babalik natin kay buhol. Yan. Yan na po ang clip grafting na kung tawagin na pagdugtong po.
Ngayon po, sasakluban po natin siya ng ice candy plastic. Ayan po siya. Kaya po natin siya sinakluban para po madali siya mabuhay at saka hindi po nababasa ang dulo niya ng tubig. Pagkaraan po ng 11 days to 15 days po. Yan na. Buhay na po siya. Tatanggalin na po natin yung sakloob natin na ice candy plastic. Pagkaraan po ng 3 buwan, ganito na po ang ating lugtong na mangga. Ito po ay pwede na nating itanim sa isang lugar na katulad ng sa farm o sa gilid ng bahay. Ito po ay ating didiligin araw-araw, tuwing umaga lang po at huwag sa hapon kasi pag sa hapon po mainit na po yung lupa eh. Kaya may tendency po na magkaroon ng dumping off na kung tawagin. Kung sa tao po mapapasma o ugat, maaaring mamatay ang halaman. Ngayon po, ang paglagay natin ng fertilizer nito po, mga half teaspoon lang po, dito po sa gilid ng tanim po, sa may plastic po. I-cultivate muna bago i-put po ang half teaspoon na urea fertilizer. 4500. Pagkatapos po, didiligin po yon, punuin ng tubig hanggang dito po sa level ng plastic na ito po. Pwede kayo mag-interval ng 45 days or every 30 days po. Maximum of 45 days po. Kailangan natin, no, laging malinis po ang nursery. Kailangan po, titingnan rin natin araw-araw kung mayroong umaatake na peste, saka tayo mag-apply ng mag-spray ng isang chemicals na angkop po doon sa umaatake na peste sa halaman po. Itong clip grafting na kung tawagin po ay hindi lang sa mangga pwede natin gamitin. Pwede rin po siya sa lansones, durian, rambutan, sa makupa, itong kakao, chico, yan po pwede natin madugtong yan sa ma-apply ng pagdudugtong po. Ito po ay mapabunga natin sa loob lang ng 4 hanggang 5 taon. Kaya na-shorten po ang taon sa pagpabunga ng mangga po. At saka, certified varieties na siya. Na for export quality, ito po yung Guimaras variety natin na mangga po. Sa susunod na episode ng Mag-Agri Tayo, amin namang ipapakita sa inyo ang demo on budding at marketing. Abangan po ninyo yan. Ngayon naman po, pakita ko sa inyo ang isang klase po ng pag-propagate na sa citrus natin, yung budding, kung tawagin po. Dito po tayo mag-refer po ng pagdudugtong po ng budding. Ang budding po ay na-applied lang po ito sa citrus family. Ngayon ito pong ating idudugtong po, ito po yung bud ng calamansi po. Mata lang po yung kinuha natin dito po sa may, no? Sa may calamansi na bud stick natin kung tawagin. Yan na po yung bud na kinabit natin. Yan po, tatalian po natin siya. Yan po. Tatali po ng budding ay ganito lang. Matatakpan lang po yung kanyang bud po rito. Buhol natin po siya okay, dito sa kanyang ito pa. Ayun po,
dito sa bad natin na kinabit, talagyan po natin siya na tapos bandang taas. Para po yung pagkain na galing po sa lupa, pagdating po dito, mabalik po dito siya sa ano po, sa bad na kinabit natin. Hindi siya diretso sa itaas po. Para mabuhay yung ating bad na kinabit po. Para malaman po natin na buhay ang ating bad na yan, na kinabit, magbilang po tayo ng 21 days po. Wala nang ikinabit natin, bubuksan natin uli yung bad na, yung ano nito. Tanggalin po natin yung plastic. Pag once na nakita natin na green po siya, ibig sabihin, buhay po yung bad na yun. Ay, pag buhay po yun, pwede na natin siya putulin dito. Pinutol mo po, ito na po ang ano dyan. Masusuportahan niya po yung bad na kinabit natin. Ganito na po siya pag once na nabuhay po. Yan na po ang tinatawag na budded calamansi. Kahit anong rootstock ang ating ano po dito, yung seedling na tinatawag. Limbawa, suha, pwede niyo po lugtungan ng calamansi o either na ano po, itong calamandarin. Kasi ang calamandarin po ay mayroong resistance sa mga diseases, kaya yun po ang ginagamit na rootstock ng mga ating mga nursery operators saka dito po sa amin sa Bureau of Plant Industry. Pwede ka na maglagay ng fertilizer po na controllable medium, 1/4 teaspoon lang po muna dito sa bagong buhay na bad natin na ano po, na 30 days to 45 days po. Tuwing umagal po ang pagdidilig nito at saka kailangan po araw-araw tingnan rin natin para maiwasan natin yung infestation po na sa calamansi kasi nagkakaroon po ng mga ano po, kulisap na umatake lalo na sa bagong dahon ng calamansi po. Kabubunga siya sa loob ng 8 years, sa 8 taon. Samantala, pag budded siya, within 6 months po, nabubunga na siya eh. Meron ka ng production. Dito naman tayo sa marketing. Itong another method of ano, sexual propagation. Ito po ay isang ornamental plants na papua. Ang marketing po hindi lamang sa ornamental plants, kasama na po ang mga chico na yan. Kasi po sa chico, pag minarkot mo huwi dyan, abutin po siya ng mga 3 buwan o 90 days bago magkaroon ng ugat. Ngayon dito po sa Papua, madali na po ito. Kaya lang po natin ginagawa ito sa ornamental plants po para maganda ang maging resulta niya sa lalo na pang commercial. Kasi hindi po ito mano eh, makikita mo na buo ang mga dahon niya si taas pag yan ay po ay pinutol niya na pag once na nagsuccessful na ang marketing. Ito po, pinapyasan natin ito. Pupuskusin po natin yon. Ito po ay madulas na bagay. Alisin po yun. Sa mga kalamansi kayo magmamarkot o sa suha. Yan po, pupunasan na po natin ang kinuskus natin na cambium layer ng ano po. Kalimitan na ginagamit po is pagnamus. Ngayon, ang gagamitin natin po ay kusot. Babasahin po ito pagkatapos pipigaan po. Ito po, tatabunan po natin, tatakpan po natin ng plastic. Yan. Kailangan po, ano po siya. Maganda po pagka
isiksik po natin maigi yun. Lagay po natin ng plastic tsaka pagkatali po. After 45 days, ito na po siya. Malabas na po ang ugat. Ayan po, pwede na natin po yan putulin. Pero sa Chico po, yan po ay abutin ng 90 days, 3 months, bago natin tanggalin doon po sa puno ng malaking mother plant ng Chico. 3 months po yun. Kaya lang po ginagawa yun para madali po mamunga. O instant na may bunga na siya. Ito po, pwede na natin ito itanim sa isang plastic bag. Yan. Yung nakaready po ng plastic, ito po. Pwede po natin siya itanim mo dyan. Ito po yung marketing na tinatawag. Ito na po ang marketed na. Yan na po siya. Pang commercial po, hindi po malalanta ito. Dinigyan na lang po yan. Para sa karagdagang impormasyon o assistance, makipag-ugnayan sa Plant Propagation Section ng Bureau of Plant Industry sa telepono bilang 525-7313 o 524-0889, cellphone number 0921-607-3259, o mag-email sa rea_bpi@yahoo.com.